Hello. Samantala, lumabas na nga sa imbestigasyon ng mga netizens at pinangalanan na nila ang politiko na nagmamay-ari ng condo unit ni Dominic Roque at sinasabing sugar daddy nito. Din daw di umano ang nagbabayad ng milyong piso kay Dominic Roque, noong malaman daw ni Bea Alonzo ang tungkol rito, labis siyang nadismaya at nandidiri sa kasintahan na si Dominic Roque, kung kaya ito ang isa sa rason kung bakit naghiwalay ang dalawa. Dom, magandang gabi. Yes. Excited na yung mga kadistrito ko dahil habang nag-house to house ako kanina sa barangay. Give me that blunt, man. Tus na liga si sabi nila. Pinauwi ako, sabi nila sa akin, Kongbong, magbablog ka pa mamayang 8:30 ng gabi kasama si Mr. Dominic Roque. Kailangan umuwi ka na, sabi nila sa akin. Well, kamusta? Tom, thank you very much. Pinaunlakan mo ko. Alam kong meron ka pang dinner meeting ngayon. Alam nyo, sabi ni Mr. Dominic sa akin, ako, hindi raw niya alam. Ngayon pala yung aming kamustahan kasama kayo. At sabi niya, meron daw siyang meeting pero andito siya. Dom, mag-hi na muna sa street. Ayun. Magandang gabi sa mga nanonood sa atin dito sa live sa page ni Kongbong ng Distrito 4. Ayun. So, magandang gabi po sa inyong lahat at maraming salamat at nanonood kayo. Now, siguro Dom, simulan muna natin. Paano ka ba nagsimula muna sa showbiz? Ah, nagsimula ako ng showbiz 2012 nung una kong na Ariana na palabas. So actually nagsimula akong pumasok sa commercial nung 2016. Tapos noon, nagtatry ako sa mga yung mga pinupuntahan para audition, 'yun. Para mga ghosty ba 'yun? Ghosty 'yan. Ayun, yung audition sa ABS, yung mga show doon. Pero hindi ako pinapalad na makasama sa mga shows. So, kaklose ko nun si Tajuday, Judy Ann Santos. Magkasama kami palagi. And then sabi niya sa akin, Nak, hindi natin gagamitin ang ating connection para makapasok ka ng showbiz. Kundi, tutulungan natin mag-workshop para masanay kang umarte. And then, ayun, pinag-i-enroll niya ako sa mga workshops sa EBS or outside EBS. And keep their hands down. Make yourself comfortable, man. What you after? Dude, this looks fresh, man. Okay, dude, you're wearing it. Spice and food high in construction. Should I be awesome? CJ, them on some whack ass chat. Whatever, little bitch. I'm strapped, motherfucker. Then, nung 2012,
tagal din nung pag-audition ko. So nung 2012, hindi naman ako nag-audition, nakita lang ako sa isang meeting ni Tadjuday, sinumahan ko siya. And then kasama niya yung mga boss ng taga-EBS. That time, naghahanap sila ng isang leading man dun sa isang show nila na Ariana. And then the next day, pinapunta ako sa audition. Kunwari, Thursday yung meeting ni Tadjuday, Friday pinag-audition ako. Tapos nung Monday, pinag-taping na ako. So ganun kabilis yung nangyari ng, kumbaga, hindi may aksidente.